What's up guys? It's me, El Palanca. Ayan, and for today's video, i-unbox natin yung nabili ko na Android tablet. For 2,407, tignan natin kung sulit nga ba siya para sa price na yun and ano pa yung mga features niya at pwede ba siya sa mga basic na ginagamit natin when it comes on using Android tablet. Video tungkol dyan, coming up! Ayan, so, ito yung tablet. So, may kalakihan siya. Kasi sabi nga sa description, 11.6 inches yung tablet. So, okay. May kalakihan siya. Okay. Original price ng tablet or ng product na to is 2,950. Pero, ginamitan natin siya ng vouchers at mga Shopee coins. Kaya nakuha natin siya for the price na 2,407. Based sa product details na ilalagay ko rin sa description at saka naka-display ngayon sa screen, here yung specs ng product. At ito yung charger niya. So makita nyo, naka micro USB pa siya. At merong adapter, micro USB to USB, para pag magsasaksak tayo ng flash drive, edi dito niya sasaksak para babasa ng tablet. So, yun ang laman. And ano to? Okay, introduction or user manual. Medyo may kabigatan yung tablet to compare sa ibang mga Android tablet. And as stated, gaya nga sa description, plastic yung materials sa likod. And sa screen naman, kung mapapansin nyo, nilagyan ko na kasi yan ng screen protector, which is free or kasama na siya doon. Gaya nga nakita nyo sa unboxing. So, medyo madaling kapitan ng fingerprint kahit nung wala pa siyang tempered glass. Ganun din. So, yun yung isa sa dilemma na pagdadaanan nyo pag nag-purchase kayo ng ganitong. Okay, so let's talk about the battery ng tablet na to. Based na nakapost sa specs, 8,800 milliampere yung battery. But upon checking, kasi gumamit tayo nung application, para ma-check kung tama ba yung naka-display na specification ng isang Android device. And but it turns out na nasa 6,000 milliampere lang talaga yung battery capacity. And to fully charge yung tablet, aabutin ka ng 2 hours and 40 minutes. 5 to 8 hours naman if tuloy-tuloy yung paggamit mo sa tablet using Wi-Fi as an internet connection. Pero kung ang gamit mo naman ay data, of course, mas nakakadagdag ng bilis yun sa pag-discharge ng battery. Okay, display. Unlike dun sa naka-display sa kanyang product details, na screen resolution na 2560x1600, ang real resolution ng tablet na ito ay 12800x800. Para sa RAM naman, ang naka-indicate kasi na RAM niya ay 6GB internal. Pero upon checking, ang totoong RAM ng tablet na to ay nasa 4GB lang. And for the storage, ang naka-indicate kasi na total space niya ay 128GB. So paano natin siya tinest? Naglagay ako ng 12 files sa flash drive and then transfer natin sa loob nitong tablet na to para ma-check kung kaya niya nga ba ang 128GB. And guess what? After ng 12GB na files, doon na siya nagkaroon ng prompt or nag-display na insufficient memory. So, napuno agad siya sa 12GB pa lang. So, hindi totoo na 128GB siya. It's just 12
gigabytes lang. So another false advertisement na naman para sa tablet. At sayang naman no, kung totoong 128 gigabytes to, panahalo na sana. Kahit storage man ang bumawi. Kaso yun nga lang, 12 gigabytes lang pala ang kaya niya. For the camera, hindi sinabi kung ano yung specification ng camera ng tablet na ito. Pero, meron siya sa likod, meron din siya sa harap. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung sample ng mga kuha ng camera ng tablet na ito. In terms of operating system, yung naka-display kasi sa product dito sa Android 8.0. So, yun ay Oreo. Tapos yung sa product name naman, 9.0 or Pi, which is medyo latest sa ngayon. But upon checking, yung totoong software niya ay nasa 5.0 na siya or Lollipop. So, outdated na talaga siya. So, ang question natin dyan, kanina pa kasi natin tinatry o nakikita na maraming mga details na naka-display sa advertisement ng tablet na to na hindi nag-match yung chinek natin siya. Ang sagot kasi dyan ay may mga manufacturer na minomodify yung operating system para makadeceive ng mga consumers. Siyempre, iisipin ng mga buyers na mura tapos maganda ang specs. Kaya mapapabilis sila. But in reality, hindi naman. So, ang maluloko nila usually, yung mga buyers na hindi medyo techy. But for those na aware sila na may ganitong kalakalan, kaya nga nito, pinapakita na natin na may mga mura nga nilang binibenta. Sinasabi nila na maganda yung camera, yung operating system latest. But on deeper checking, hindi naman pala. Kasi nga, minotify nila yung operating system para magmukhang high-end or updated yung softwares at mga hardware ng device nila. Marami kasi nung tumitingin ako sa Shopee at saka sa Lazada, ang dami lumalabas na murang Android tablet na nagpo-promise na ganito yung OS nila, na ganito yung storage, na ganito yung processor, ganito yung battery, ganito katagal. At saka yung, kung mapapansin nyo ha, yung mga itsura sa product, yung look, ang ganda, diba? Tapos, parang kala mo, futuristic yung dating, walang mga edges, ang ganda nung kuha, parang mamahalin talaga. Pero pag dumarating sa'yo yung product, ganito. So, generic yung look. Actually, yung nakuha ko rin ito, parang na-realize ko na, oh, okay. Na-feel ko agad na may lokohan dito sa product na ito. Well, kasi nga naman, to think na 2,407 or 2,100 plus yung nabili mong product. A tablet, 11.6 inches siya, and maganda yung mga details. Parang too good to be true, diba? Na on that price, makukuha mo yung ganong mga specs. So, ayun. Let's try naman kung okay siya sa mga application na commonly ginagamit natin sa ganitong panahon. Kaya nga, bawal pa ang mass gathering, bawal pa tayong magsama-sama ng maramihan sa COVID na to. So, tatry natin siya sa Zoom para sa Zoom meeting at saka sa Google Meet. Kung kaya ba. Alright. So, tinatas natin yung tablet sa Zoom meeting and ganito yung quality ng camera niya. Hindi ganun kalinaw, medyo malabo. Okay, so dito naman tinatas natin yung tablet using Google Meet kung kaya niya ba or capable ba siya mag-ranito. And yes, as you can see, ito siya ngayon. So, nag-connect din ako sa isang cellphone ko para dalawang account yun nandito sa meeting. And yeah, working siya. Though, hindi nga lang ganun kalinaw talaga yung camera. Same din sa Zoom. Kailangan mo ng magandang lighting para mas makita ka ng ka-meeting mo.
Ngayon, kung itatanong nyo sa akin kung pwede yung tablet na to para sa Mobile Legends, nope, huwag nyo nang subukan. Dahil may natetect si ML about sa stroller niya. So, ito yung screenshot. And I suspect na ito ay dahil sa modified operating system na naka-install sa tablet. So, kung yun ang subukan kasi malag, eh, pag malag, alam mo na mangyayari, delay ka. At pag delay ka, matatalo ka. Kung baka ikaw, pasisihin ng team mo sa pagkatalo niyo. Huwag mo na subukan. Maapektuhan lang yung gameplay, lalo na yung rank mo. So, huwag na, huwag na. So, good thing naman para sa tablet na to, meron siyang free na adapter, ay free na micro USB to USB female adapter, kung saan pwede mong ilagay yung flash drive mo. Yan. Okay. Tapos, isasak mo lang dito sa bandang taas niya. So, ganun. Mababasa na yung flash drive mo. And, kung yung flash drive mo naman ay kagaya nitong sa akin na mayroon pang USB na normal size at may pang micro USB, pwede mo rin diretso kasi capable yung tablet na magpasa ng mga external storage. Ayan, yun yung maganda naman sa kanya. So kung mayroon kang movie na nakasave sa flash drive mo, mas gusto mo siyang panoorin sa mas malaking screen, why not? I-plug mo na lang dito tapos dito ka na lang manood. Okay, so ngayon naman subukan natin kung pwede sa kanya ang Netflix. Okay, so sinubukan ko mag-install ng Netflix. Kaso ito yung lumabas, that my device isn't compatible with this version. So hindi pwede. Sinubukan ko na sa mismo browser, pero pagka ino-open mo yung video, eh dinadirect ka rin niya sa Play Store para i-download yung mismong app. So that's it. Ang masasabi ko para sa tablet na to, considering the price, it's okay for the specs, but I wouldn't suggest it para sa mga heavy users. Kasi mababa yung internal storage niya at hindi siya naka-design for that activity. So if you have questions regarding the product or any tech related or kahit non-tech related na question, please comment down below and sasagutin natin yan sa mga susunod na videos. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell below para updated sa mga i-release pa nating videos. Once again, it's me, El Palanca, and thank you for watching.